panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Mag-agree na tayo. Kasama po natin ngayon si Engineer Rosendo So o Kasendo ng Tinag, Samahan ng Industriya at Agrikultura Chairman po, at si Doc Sosi De Leon. Doc, kamusta po, Kasendo? Ayos lang. Magandang araw. Magandang umaga sa inyo. Magandang tanghali. Pati magandang gabi. Kasi hanggang anong oras tayo pwedeng panoorin ngayon. Yan ang maganda sa show natin eh. Walang pinipiling araw, walang pinipiling oras. Accessible po sa lahat. Yan. Okay. Kaya sabi ko magandang araw. Opo. Ay, speaking of araw, maaraw na po kayo dito sa amin. Kayo po ba? Maaraw na po ba dyan? Yeah. Maswerte tayo ngayon araw dahil malakas yung araw, no? Opo, magandang sikat. Magandang sikat, pero I think itong Sunday, may bagyo na naman papasok. Tsaka next Thursday, no? Tapos, sa isang linggo, dalawang papasok by next week. So, yun ang problema natin. Yung mga magsasaka natin, iiyak na naman yan. Opo. Kanina nga, naghahanap ako ng mga materials natin para sa show. Kanina, nadaanan ko, nagbibilad na po ulit. Kasi nga, sinasamantala ng mga magsasaka natin yung araw ngayon. Kaya nakita ko, hindi naman po maiwasan, kulang po ang bilaran dito sa amin. Pati po kalsada, pinagbibilaran na ngayon. Sinusulit po nila ang araw. Oh, ang problema dyan is ano eh, ito may sulat ang DILG, no? Sa mga hepe. Tinanggal yung mga ibang hepe rito sa lalawigan ng Pangasinan dahil yung national highway yung pinagbiladan ng mga balay, bawal yun. Hindi pwede. Opo, bawal nga eh. Kasi baka ma-aksidente yung mga tao, no? So, tinanggal yung mga hepe sa national highway kung may balay na nakita dun sa dito sa national highway. Sendong, tatanong ko lang sa iyo, Sendong. Yung nilalagay sa national highway, di dinadaanan niya ng mga truck accidentally, although normally iniiwasan, pero talagang minsan nakakasalubong. Ang tanong ko, pag kinarbesyan, ilan ang broken rides? Ilan ang binibigay? Ah, malaki na. Dapat sa national highway. Mostly sa barangay road, mas konting sasakyan, at least mas pwede pa 'yon. Pero yung national highway wala talaga madadaanan. Ang problema kasi yung mga ibang mga magsasaka malapit sa national highway, wala sila sa barangay. So, wala silang choice, no? Kaya nilalagay doon. Kaya kawawa rin yung mga magsasakay. Yun ang problema natin. Di ba meron naman talagang mechanical means? Pero sinasabi nila, mahal ba magiging costing compare mo sa sun dry kaysa doon sa mechanical dryer? Paano ba yan? Yeah. Ang sun dry kasi, siyempre, tao lang ang kailangan mo kung may anak ka or ano, pwedeng tumulong. Pero yung sa mechanical dryer, aabot ka ng 150 per kilo. So, talagang mas magastos. May so, additional factors. Additional na po 150 peso 50 centavos per kilo.
Yeah. Eh, malaking bagay yun. Malaking bagay sa dapat matipid sana, di ba? So, yeah. Meron pa tayong... Mahal pa rin ang dryer per kilo po pala yun. Kasi no, marami pa tayong mechanical dryer o still ang farmer natin would prepare yung old style na sun drying lang sa mga kalsada. Ah, 95% pa sa kalsada dito sa atin. Mga 5% lang ang pupunta sa mechanical dryer. Kahit meron na silang mga mechanical dryer na provided by the LGU or by the Department of Agriculture? Dati kasi yung binigay ng Department of Agriculture yung ano eh, flatbed dryer. Okay. Kaya ang problema ng flatbed dryer, pagka ito is gamitin, kung mali yung timpla, nasusunog yung ano, yung grain, yung palay. So umiitim. Kaya hininto ng DA yung pag-distribute noon. Pero hindi advantageous sa farmer. So ang ginagawa ng magsasaka, hindi na ginamit yun. So sa ano pa rin, sa kaya gusto nila yung ano eh, multi-purpose pigment. Yun ang hinihingi nila kung mabigay ng legislator, kung may ano dun sa distrito. Parang sinasabi yung basketball court, di ba? Parang doon sila mag-try. Kaya yun ang mostly na gustong hingin ng barangay. About yung solar? Hindi na natin na-utilize ang solar. Solar energy. Anong tingin mo doon? Wala. Yung drying natin is sunlight lang, no? Yung solar, uh-huh. Yung solar na pag-drying, wala tayong na-set up dito sa atin. Bakit po wala? Mahirap po bang mag-set up ng solar? Hindi. Kasi sun dry na eh. Yun din ang gagamitin pang ano ng kit. Hindi yata lalabas yung costing pagka bibili ka ng solar kasi mahal din. No? So, hindi advisable naman. Kasi advisable. Hindi, sinasabi ko, Sendo, yung solar energy, sa halip na gumamit ng additional fuel, yun ang gagamitin mo sa mechanical para instead of 150 per kilo, halos na yung minimal ka. Yeah. Tama ba, Amy? Yung produce ng ano eh, kasi yung 3 horsepower na kuryente na solar eh, kailangan mo mga 8 panel na eh, na 350 watts. Eh kung yung gagawa ka lang mechanical na dryer, siguro kailangan mo 30 kVA. So ilang panel yun? So ang mahal, di ba? Pwede i-provide ng gobyerno. Gobyerno. O ba't ka natawa? Sendo, ba't ka natawa? Sinabi ko lang gobyerno, ikaw talaga. Pagka ganyan, maganda yung tawa ni Kasendo eh. Eh, yung ano nga, yung solar dryer ng government, yung sa water pump ng government, eh, sabi niya mag-install siya rito sa Carmen. Eh. Sabi ko, sige, tulo ako dun sa kapitbahay namin. Sabi ko, mag-lagay kami. Nakita ko yung computation nila sa solar system nila, umabot ng 3 milyones. Eh, naglalay ako ng solar for 1 hectare, gumastos lang ako ng 300,000. Ganon. Actually, parang napuntahan ko na yun, Sendo. Ah. Napuntahan ko na yun na minsan nadaan ako yung malapit sa highway mo. Yeah. Tama, yun ba yung binabanggit mo more or less 300,000? Yeah. Palilang horsepower yun. Tsaka, anong output ng tubig mo doon para doon sa kwan mo? 3 horsepower. 3 horsepower. Oh. Ang so, lumalabas na tubig niya, lumalabas na tubig? Sa 1 hour siguro mga 80 liters per minute. Per minute? Yeah, malakas yan. Yung output noon. Kaya sapat 'no. Kaya ano eh, sabi ko ako na lang mag
imbak ng tubig para ma-irrigate yung mga kapitbahay ko kaysa kasi ang sabi nila ano eh ako magde-drill ng 6 inches no? Yung drilling kasi ng 6 inches medyo yung casing niya. Casing niya. Casing niya. Mas mahal, no? So ang ginawa ko na lang tatlong detres, tatlong location. Kasi okay. Ang gusto ng government, yung DA, ang gusto nila is mag-drill ka ng 6 inches na casing. Uh-oh. Tapos sa yung casing ikaw mag-shoulder. Yung mahal. Actual drilling ang mahal at saka yung casing, di ba? Oo, at saka yung equipment na mag-ano ng drill ng 6 inches, hindi ordinary eh. Pero yung detres, maski may mga mano-mano tao mano-mano na tayo magbabalang, yeah. Di ba? So, yeah. So mas mura yon. So ginawa ko tatlong site na lang na detres. Na kung anong lalim na sinasabi nila, bali 5 tubo na detres, pero tatlong site. Di mas malakas pa yung tubig na lalabas compared dun sa kanila. Tapos ginawa ko solar power. Uh-huh. So more or less 300,000 lang gastos. Pero dahil tatlo yung dinrill mo na detres, tatlo rin ang makina mo doon, tama ba? Oh, isang makina ano lang eh 50,000 lang. Pati solar uh-huh. din. Oh. So, 150 lang, yung drilling tsaka yung iba, yung housing. So, 300,000, papasok na. Mura lang pala, kumpara dun sa sinasabi niya. 3 million, nadagdagan po ng zero, no? Pero ito, ayan, sabi nga ni Casendo, may bagyo, tapos ayan, tulang tayo sa Bilaran. Kaya, hindi ko pala yung pag-uusapan namin ngayong araw na to. Casendo, ano pag-uusapan natin? Ah, ito maganda, yung ampalaya tsaka upo. At least ito, ano, hindi masyado ini-import ito, no? Kasi kung ini-import yan, eh, talagang delikado na. Yung sa importation, pag-usapan lang natin, yung first border na sinusulong natin. Kasi importante yan, no? Yung lahat na produkto na papasok. Pwede natin na i-restrict, ibig sabihin, bantayan. Kung pangit yung quality, hindi natin i-accept. Kasi tayo, nag-export tayo, ginagawa ng other countries. Eh. Countries yan eh. Di ba yung banana natin, pupuntang China, sabi ng China, nako, yung quality nyo, bagsak. Reject tayo lahat, di ba? So, kung may first border inspection tayo na ganun, pwede natin isuri yung mga quality ng produkto nila. Kunyari, yung sa bigas, kung may bukbuk yan, hindi natin kakainin yun, di ba? Di ba? Yes, dapat i-reject natin. No? And yung, kunyari, papasok na sibuyas, kung may na-test na, may na-test tayo na may chemical, hindi rin natin na-accept yan. Pero ngayon, lahat, ina-accept natin. Pati ASF, ina-accept natin, kaya ubos yung baboy natin sa Pilipinas. Kaya importante yung first border na sinasabi natin na lahat dumaan talaga doon sa pagsuri. And dapat i-check yan. Kasi ang problema natin kung wala yung pagsuri na yan, lahat na pwedeng sakit, pwedeng pumasok din sa ating bansa. Sabi nga, prevention is better than cure, di ba? So, kung sa border pa lang, haharangan na natin, hindi na po tayo maapektuhan. Makokontrol na natin. Ngayon, pag-uusapan po natin yung talong, upo, yung mga gulay. Yan. Yung mga susunod na episodes namin, nakafocus po tayo sa gulay. Isa po itong alternatibo para sa mga kasama po nating magsasaka. Ito naman tinatawag natin pagtutumana. Di ba po? Tumana. Yeah. Tama. Yan po sa pagbabalik po yan na mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Tulad po na nasabi ko kanina,
Bibigyan po namin kayo ng isang alternative para po sa palay. Pag-uusapan po natin ngayong araw ang pagtutumala. At ang focus po ng ating usapan, dito tayo sa upo at ang palaya. Kasendo, sino po yung makakasama natin? Yeah, ang makakasama natin, matagal nang nagtatanim, no? And si Manong Amado Bambalan, no? Siya ay taga Bilyasis, Pangasinan. Siya ang presidente ng Bilyasis Farmers Association, Federation of United Lipay Farmers Association. At ito, isa kakilala ko matagal na, talagang magaling na magtanim dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ano nga, Sendo, ano pangalan ng cooperative? Ang haba, pakiulit mo nga lang. Yung Federation of United Lipay Farmers Association. Yun ang pangalan ng association nila. Kaya pala si yung ating resource person ay mahaba rin ang inaalagaan, ano ha? yung may talong, upo, ang palaya, yeah. Yeah, and ang ano nito is I think mas shorter ano ito eh. Siya na mag-explain mamaya pero at least mas shorter period. Period kung magtatanim, no? Kasi ang palay aabot ka lang 120 days, no? Yung mais aabot ka din ng 110 days. At least ito mas maikli, no? Ang pagtanim ng mga gulay. Apo. Kamanding, Kaamado, kamusta po kayo? Okay lang po, ma'am. Buti po, nakasama po namin kayo ngayong araw. Ayan. Yes po. Kamanding, tanong ko yes, na. Doc. Pwede bang makita yung kamay nyo kung talagang nagsasaka kayo, nagbubungkal kayo ng lupa? Ito po. Okay. Kapal po. Agree na ako. Agree na tayo. Agree na. Talagang nagsasaka kayo. Okay. Ayan. Interesado ko, Kamanding. Anong tinatanim mo? Anong tinatanim mong halaman? Ang palaya po, upo, kamatis, mais. Yung muna, dalawa po. Lang. Huwag sabay-sabay. Ang palaya, upo. Kamatis. At saka kamatis. Sa tatlong upo. Yan, alin ang malaki kita at saka konti ang puhunan. Siyempre, negosyante. Alin yes, ang maliit ang puhunan, alin ang hindi matrabaho, saan ang malaki kita? Kung tatlo, mamaya na natin pahabain ng kwentuhan. Depende po sa presyo po, sir. Kung mahal ang upo, malaki ang kita. Kung mahal ang palaya, malaki din ang kita. Malaki ang gastos ang palaya. So. Ilang days bang ang palaya? And ilang days bang upo? And paano ang preparation nito? Seedbed ba? Or paano ba ang pagtanim nito? Para at least malaman ng mga kasama natin na gustong pumasok, no? Sa ampalaya at saka upo? Sa ampalaya po, land preparation muna, tapos magbabasal bago isisidbid po. Pagkatapos, lagyan po ng plastic mulch and then pwede na po magtanim ng ampalaya po. Ang distancing naman, 70 centimeter to 1 meter pwede po. Pero ang distansya po, pagpalagay na natin 1 meter by 3 ang ampalaya. Ang distansya po. Pwedeng 1 meter, tapos yung 3 meters po. Tapos, 42 days, umpisan po natin sa pagsisidling. Ano po siya, sir? 8 days pag nilagay mo na sa lupa, 8 days lagay sa tray, 8 days pwede na po siyang itanim. After 40 to 45 days meron na siyang bunga, doon ka na mag-uumpisang magpitas. Tapos every 5 days po ang pitasan po ng ampalaya. Yung mga gamit din natin mga insecticide depende po sa
kung ano yung kailangan po ng ampalaya, doon po tayo nagbabase. Halimbawa, kung mayroon siyang insekto, yung mga shoot borer, kailangan natin mag-spray po ng pang shoot borer. Pag sa ano naman, fungicide po ang ginagamit na iba, tapos sa pulyar. Hindi naman tayo mag-i-spray ng halimbawa everyday or one, mga tignan natin kung mayroon siyang kailangan, doon lang po tayo mag-i-spray. Kaya lang, ang ampalaya po ay aalilahin tayo. Hindi pwedeng isang araw ka dito, isang araw ka doon, hindi po. Ang ampalaya kasi po, kailangan araw-araw tututukan mo siya. Parang siya po na doon ka na mag-i-stay sa silong ng ampalaya mo hanggang magpitas ka, hanggang sa maani mo. Kasi ang ampalaya, every 5 days nga po ang pitasan, kailangan po yung mga unwanted na leaves tatanggalin na po dito sa ibaba. Hindi naman kailangan tatanggalin lahat dito sa ibaba, sir, kasi sayang po yung bunga dito po sa side. Marami po ang bunga dito sa side. After na mamunga sa side, pag wala na pong bunga sa side, pwede na natin i-cut yung mga sanga na hindi na po namumunga para gumanda po ang bunga niya dito po sa taas at magtatagal po yung ampalaya. Ganun po ang ginagawa ko. Anong Manding, magsimula muna tayo sa simula. Siyempre, yes, lahat sir. Ng bagay nagsisimula sa ugat eh, di ba? Yes po. Okay. Sinasabi mo eh, ilalagay sa plastic bed na 8 araw. Yes po. Tapos ililipat ngayon doon sa... Sa lupa na po, sa mismong pagtatamnan. Okay. Ngayon, may inilalagay ka bang fertilizer dyan? Paano at saka kailan siya gaganda? Anong oras dapat itanim yun? Umaga ba o hapon? Parang bago ganyan. Bago po tayo maglagay ng plastic mulch, nagbabasal na po tayo. Okay. Naglalagay na po tayo ng abono. Tapos papaararo natin para yung hill niya tataas ng kaunti ng bagya. Tapos pagkatapos, maglalatag na po tayo ng plastic mulch. Para, kasi po malaki po ang naitutulong ng plastic mulch at saka nakakatipid po tayo sa mga labor dahil po dun sa mga damo, kailangan po. Yung plastic mulch kasi, napapanatili niya yung moisture ng lupa, tapos hindi ka kailangan na palaging nagtatanggal ng damo, sir. Maputol kita, Manong Manding. Eh baka naman mahal yung plastic mulch at saka yan ba'y pag ginamit mo sa unang pagtatanim at harvest mo, magagamit mo ba ulit? Ilang beses mong gagamitin yung plastic mulch? Pagkano ba yan at saka anong haba nung sinasabi mong plastic mulch na yan? Yung plastic mulch po, 1.2 by 400 meters. 1850 po ang isa. 1,850. Yes, sir. Yun nga po, pag kuninta natin yung labor sa pagtatanggal ng damo, mas malaki po yung maililibor natin kaysa doon sa plastic mulch. Tapos yung plastic mulch po, yun po, malaki po ang naitutulong niya kasi nga po, yung moisture ng lupa, kailangan na papawisan po yun. Hindi gaano mag-evaporate. Kaya napapanantili niya yung ano ng lupa. Kaya mas maganda po magkaroon ng plastic mulch ang tinatamtan po natin. At saka, Manong Manding, hindi lang yun. Ang kagandaan ng plastic mulch, yung soil erosion, malilesen, tama ba? Yes hindi po. Hindi gaano babagsak yung plot, di ba? Yes po. Tama po yun. Pero nagagamit ba uli yun na nare-recycle sa susunod na pagtatanim at pag-harvest? Kung maingat po yung magtatanggal, kasi po, ang ginagawa ko po, after ng ampalaya, nagtanim ako, nagagamit din po kasi after ng ampalaya, pag nawala na yung ampalaya ko, pasusundan ko po yun ng
upo. Upo naman. Ako nag- upo. Kaya nagagamit din yung plastic mulch. Hindi mo na aalisin yung plastic mulch na yun, pero hindi mo na siya i-recultivate. Hindi na, sir. Hindi okay. Kasi po, yung marami pong naisasabog na abono dun sa pinagtamnan ng ampalaya, kaya pag nagtanim po ako ng upo, medyo malilisin na po yung abono kasi yung dating abono ng ampalaya, kinakain po ng upo. Kaya kaunti lang ang nagagastos na sa upo. Yeah. Ang maganda dun sa plastic bag is kasi kung wala yon yung mga damo na tumutubo doon, paglagay mo ng fertilizer, kakainin pa lang damo eh. No? Tsaka yes, madumi, no? Pero kung naka-plastic mat, yung concentration ng nutrient, pupunta lang doon sa ampalaya. Ampalaya. Tama po. And yung water, ano naman, hindi masyadong maano sa tubig dahil naka-enclose, no? Yung butas, doon lang sa ampalaya na paakyat. I think, Manong, hindi ba yung ampalaya is kailangan magtayo ka ng bamboo or kahoy, yes, para gagapang siya paakyat, no? Tama ba yan? Tama po. Tapos, yung bunga, doon lalabas doon sa support na linagay natin, no? Up to sa taas yun, no? Yung mga support na gagawin para lalabas yung bunga doon. Tama ba yon? Tama po. So at least yung preparation ng yung kahoy tsaka kunyari sa ilan square maganda pagtanim ng ampalaya, anong suggestion nyo? 1,000 square meter o 500 square meter o paano bang para mabilis ma-maintain yung area? Depende po sa kung malaki ang puhunan po, hektarya na po ang kan tatamnan po natin. Oh, so kaya rin ha, 1 hectare ganun. So sa ngayon kunyari 1 hectare, ilan ba ang maani mong ampalaya sa isang hektarya? Pagka sir, mag-umpisa, hanggang umpisa ka ng mamitas hanggang matapos, umaabot din siya ng 30 tons kung magaling kang mag-alaga. So ilang beses ang kailan ba yung umpisa ng ani? Kunyari nagtanim ka ng ampalaya ngayon, kailan yung umpisa ng ani, hanggang kailan anong araw na umaani ka pa? Ilan days yung period na pwedeng anihin? Ang ampalaya po, 40 to 45 days, mag-umpisa ka na pong mamitas. Every 5 days. Tapos, ang pitasan mo is umaabot po ng kung magaling ka. Depende po kasi, sir, kung ang ampalaya mo ay medyo hindi makapal, medyo ang lifespan niya, mahaba. Kung ang ampalaya mo is masyadong makapal, siyempre nagkapatong-patong na po yun, ang lifespan niya is maiksi. Kaya nga, sinasabi ko po na kapag yung ampalaya mo ay nasa taas na, wala nang bunga dito sa ibaba, pwede ka nang magtanggal yung mga sanga-sanga para gumanda po sa taas, humaba pa yung lifespan ng ampalaya. Ganun po. So up to, kunyari, 45 days, umani ka na, no? Tapos 50 days, umani ka ulit. 55 days, every 5 days, no? Umani ka ulit. Yes, up to, kano ka katagal na pwedeng umani sa experience o ninyo? Ako po is, kuminsan umabot po ng 18 pitasan hanggang 27. Wow! Na pitasan. Yun po. Ang haba pala. 27 times 5. Opo. Samantalang, yung mga iba kasi, sir, makapal lang ang palaya nila. Pagpalagay na natin, minsan umabot lang sila ng 11 hanggang 15 na pitasan lang po. Oh,
So, ang susi po talaga dyan yung pag-trim po ng mga dahon. Paglilinis sa ano. Para humaba yung lifespan nung tinatanim natin. May varieties po ba ng ano, ng apalaya? May klase din po ba ng apalaya na tinatanim? Sa ngayon po, ma'am, dito po, is yung pinaka-kwan nila, Mestiza. Mestiza? Ano po yung Mestiza? Swiss po. Swiss company po. Mestiza ang variety ng apalaya. Yung ano ba, siyempre yung apalaya, medyo mapait yun, no? Ako, ang ginagawa ko sa apalaya, hinahalo ko ng itlog eh. Tapos yun ang kinakain. Ito ba, itong Mestiza ba eh, lasang Mestiza o lasang native? Hindi po. Ang Mestiza po, hindi mapait. Depende okay. po sa pagkaluto po. Kasi merong ampalaya na yung bonito, masyadong mapait po yun pagka half cook. Pag yung bonito, overcook mo, hindi gaano po siyang mapait. Yun ang sikreto po ng bonito. Okay. Yung Mestiza, hindi naman kailangan lutuin ng pan. Parang tama lang yung pagkaluto niya, hindi po siya mapait. Lalong-lalo na po yung mga bunga niya na first hanggang 5 na pitasan, maganda po, hindi siya mapait. So ang maganda nito, Manong, is ano, imagine eh, 45 days, nag-aani ka na, tapos kung 27 na 5 days okay. yun, up to ano yun, 135 days, eh, umaani ka pa rin, no? Tuloy-tuloy yes, ang yes, po. Ang haba. So at least eh, parang piggy bank yun, na puwapasok yung pera, no? Weekly na may pera na papasok. Magandang ano ito, magandang alternative ito kasi yung panay hihintay ko pa ng 120 days eh. Tapos bagsak pang presyo, umiyak ito at least eh minsan kung tumaas, bumaba eh may mahaba yung time mo. Minsan jackpot ka, minsan ano, ibig sabihin eh continuous kasi yung harvest mo, ganun ba 'yon? Opo, kasi po, nag-ano po tayo sa presyo. Kung maganda ang presyo, malaki po ang kita ng nag-aampalaya. Kung halimbawa po, ang presyo is 25 per kilo lang po, ano lang siya, break-even lang po. Kasi marami pong pinagkakagastusan. Pag nagtanim po tayo ng ampalaya ng isang hektarya, ang pinakababang tao natin is, katulad po is 6. Ang 6 na tao. 6 na katao yung nag-aalaga po. Kaya lang po, may mga tanim ka pa kung iba. Tapos, ang arawan po nila is 300 po. 300 libre pakain. Almusal, tanghali, libre po. Pati merienda po sa atin. Kaya kung 25 hanggang 30, meron na rin kikita hanggang 30 po ang presyo. Pero pagkakatulad sana ngayon na mataas ang ampalaya ngayon, maganda. Kasi magkano ang ampalaya ngayon? Nagbinta po ako kanina, 65 per kilo. Kaso lang, maliit po yung tinamnan ko. Kaya kakaunti yung pan. Dati po kasi, mura ang ampalaya. Hindi po kami nagtanim kasi nga itong pandemic. Mura ang ampalaya. Kaya parang yung utak naming mga magsasaka, hindi kami nagtanim. Meron lang akong itinanim na mga more or less 500 seeds. Yun lang po inaani ko po ngayon. Nagbinta po ako kanina ay 65 po sa ordaneta ang ampalaya. Per kilo. Kamanding, yes, anong pinakamabagsak na presyo ng ampalaya? Anong pinakamataas na presyo ng ampalaya sa iyong experience simula na nagtanim ka ng ampalaya? Dati po, ang pinakabagsak po 8 per kilo. 8? Per kilo? Lugi. Grabe yun. Lugi talaga, sir. Okay, ngayon anong break-even? Anong break-even mo? 25 pesos. 25? Opo. O yung sinasabi mo 65, jackpot yun. Jackpot kaya lang po, Doc. Kasi nga, kakaunti po yung tinamnan ko. Itong nakaraang buwan kasi mura ang ampalaya, kaya hindi po kami nagtanim. Parang... Yun pala ang magandang timing ng pagtatanim. Pagka mura, magtatanim na tayo kasi kakaunti po ang magtatanim. Tama. Demand and supply.
Opo. Pagka oversupply po kasi, oversupply, bagsak po ang presyo ng gulay. Ganun po. Kamanding, sa pag-usapan natin sa ektarya. Sa isang ektarya, kung ako'y mamumuhunan, ano, magkano ilalabas kong pera at ilagay na natin sa, sabi mo nga, eh, tamang presyo 25 o 30 pesos per kilo. Sa loob ng pag-ikot ng panahon, yung isang ektarya, magkano nilabas kong pera, magkano ang babalik, magkano ang net profit ko, yung average na bentahan, average naman ang ganda ng aking ampalaya. Okay po. Ang sa isang ektarya po, magtatanim po tayo sa lahat po ng gastos natin, mga umaabot po ng 150 hanggang mag-umpisa ka pong mamitas. Yun po, 150K. At tapos, doon ka na rin mag-uumpisang mamitas, kaso lang po, steady pa rin yung trabador mo. Hindi tulad ng palay na pagka nakatanim ka na, kakunti na po yung gagastusin. Hindi po, kasi yung ampalaya po is araw-araw kailangan po na andun yung mga tauhan. Kaya, kung yun nga po ang sabi ko, kung malaki ang mataas ang presyo, malaki din ang kikitain. Doon tayo, doon po nagdi-demand kung mataas ang presyo, malaki ang kikitain. Halimbawa, doon tayo sa balasa po, Kamanding, doon po tayo sa balasa. Dahil gusto kong ilabas na po yung wallet ko para bigay ko po sa inyo, mabuhunan tayo eh. At tanong ko po sa inyo, sa balasak na pag-uusap natin sa ektarya, magkano ilalabas ko at magkano ang babalik na pera sa akin? Magkano magiging net profit natin? Magkano paghahatian natin sa tubo? Ay, hindi natin mapipinpoint, sir, yung kikitain natin. Humigit ko mo lang. Humigit ko mo lang. Ako po, pagka kumita po ko ng 200 doon sa ektarya, masaya na po ako. 200? Opo. 200 po ba to? Opo. Sa dito po. 200,000? Opo. Masaya na po ako. Doon po. Oh, hindi kung naman. Malugi naman po kayo, kung malugi naman po kayo, Manong, kung malugi ka naman, magkano naman ang nalulugi sa'yo? Nung undoy po, talagang bagsak na bagsak po ako kasi yung ampalaya kong isang ektarya, kamatis na 1,000 square meter, lahat po ginala ni undoy na bumagsak ako doon, may git 250K. Talagang wala akong ani. Kasi nga, lahat sir, kinuha ni undoy. Dinala doon sa Wawa. Dinala sa Wanda. Yung mga gamit ko. Kasi dito po ako nagtatanim sa Riverside, sir. Pagka ganitong tag-ulan, yung soil kasi dito, madaling natutuyo. Kaya parang sandy soil, sir. Sandy soil siya. Sandy soil, yeah. Opo. Dito po ako nagtatanim pagka wheat season. Dito po ako nagtatanim sa May Riverside. Dito sa Pan. Pagkatapos ng December naman, dito na po ako dito sa parting clay soil na po. Kasi dito hindi na maganda, sir. Sa Riverside. Kasi po, kailangan ng ampalaya kasi maraming tubig. Kung summer, every 5 to 7 days, kailangan po, pinatutubigan po yung ampalaya. Kailangan po ng patubig talaga. Kaya, pero Manong, nabanggit mo yung undoy, sa haba ng panahon, matagal na yata yung undoy. Ibig sabihin, mas maraming kita kayo kaysa lalugi. Sa awa ng Diyos po, nakabawi naman sa susunod. Tapos, yeah. So more or less 1 hectare, 200,000, no? Yung kung jackpot. Ganun ba 'yun? Opo. Si Ami, nag-iisip na hindi na siya magtatanim ng palay, mag-apalaya na yata. Oo nga, Kasendo. Kasendo, kasi isipin ko, ha? Baka magtatanim kayo, sir, ng maluwag. Di paano kaming maliliit na farmer. Di papabawal yung presyo kasi overproduction ako. Pero hindi po ka lang, Kamanding. Ngayon kasi, 3 hectares ang tinanim mong palay. Ang kikitain mo lang, kulang 200,000.
Yes, 3 hectares yun ha. So kung sinasabi mo na 1 hectare ang ano mo, ang palayan mo, aba maganda yun. Diba sa 200,000, isang hektarya, ganun na ang makikitain mo. Kung sa mga magtatanim ng palay, 2 hektarya, baka maging 600,000 yun, di ba, Kasendo? Pero, Ami, dun sa'yo, I think is irrigated, hindi pwedeng ang palayo yun, kasi basa. Oo nga po, yun nga rin eh. Ito is natasabi nyo. Dun din ako na din, Kasendo, kung sinabi niya na kailangan din po ng maraming tubig. Hindi po. Kasi yan na yung seed grower, ganun din, marami din tubig. Sabi ko, naku, parang hindi talaga kaya. So, kailangan po sa palaya, maraming tubig. Emi Sendong. Emi Sendong. Ito hindi pwedeng ibabat. Hindi pwedeng ibabat ito, no? I think ang ibig sabihin na maraming tubig, dapat may source of water. Yes. Ito yung nakababat, kasi yung palay natin nakababat eh. Lubog talaga eh. Ito, it's hindi nakababat dapat. Okay. Eh, hindi po pwede tayong magtanim dun sa palayan na katulad ng may irrigation. Kasi po, yung nga po, sabi niyo yung Sir Sendong, steady po yung tubig niya. Kailangan po ang palaya, yung pagkatapos mo magpatubig, ina-absorb na yun. Flow. Opo. Opo. Doksa, si ano yun? Okay. Singit ako, ha? Manong, hindi ba kayo pinahihirapan ng mga trader yung kumukuha sa inyo? Kasi hindi naman pwedeng tumagal ang produkto mo ng mga isang linggo na inani mo na at walang bibili. Paano ba ang bilihan dyan? Cash ba yan? Saan kinukuha? Mismo sa farm ba yan? O may bodega pa kayong pinagdadala? Binabagsak muna. Ay, huli ko muna. Maganda yung tanong ni Doc Sosi, pero sasagutin po yan ni Kao Manding sa aming pagbabalik. Dito po yan sa Mag-Agree na Tayo. Nagbabalik po ang Mag-Agree na Tayo. Ayan, kanina po may iniwan ng tanong si Doc Sosi. Ang tanong po namin, from farm to market, paano ba ang lakaran? Paano ang mga usapin? Paano natin ibebenta ang ating mga pananim? Ayan, Kuya Amado, Kamandig. Ayan, yung tanong po si Doc Sosi, yung sa traders, paano ba nangyayari? O paano po ang kalakaran? Okay. Dati po, 18 years po may kumukuha po sa akin. 18 years na nagtatanim na po ako ng ampalaya, may traders na kumukuha na po dito sa pinagtatanim ko dito na po sa malapit sa taniman ko po, doon na lang po kinukuha. Okay. Nung dati yung mga traders, sabi nila 3 pieces lang daw ang sa kanila ang 1 kilo. Nung nalaman ko po, hindi na po sila kontento po sa 8 pesos per kilo paghabot nung iyong produkto na kinukuha sa iyo. Kaya sabi ko, naghanap, buti na lang po, mayroon na pong direkta na po kami sa Urdaneta Bagsakan ngayon po. Yung dating 18 years na kumukuha sa atin is halos parang pinapahirapan po kami kasi nga, yun nga, 8 ang pinakamababa sa kanila na dadalhin lang sa Urdaneta per kilo po. Kung umaani kami mga 2,000 kilos, di ang laki na po ang kanila. Kawawa kaming mga farmer. Ngayon po, dinadala na namin na yung mga produkto namin sa Urdaneta. Sa awa ng Diyos po, nakaipon po ako ng sasakyan, ng pambili ng sasakyan na second hand, yun na po ang ginagamit kong pinanghahakot direkta na po sa Urdaneta. Kaya masayang-masaya na rin ako kasi yung lakaran doon, talagang alam ko na yun po ang lakaran. Samantalang dati po, pagka ang produkto mo ay kinuha na ng traders, hindi mo alam yung presyo na lakaran sa Urdaneta, malaki ang kinikita po ang mga traders. Pinapahirapan po ang mga magsasaka. Ang mga magsasaka po, kahit mag-ulam lang ng tuyo at kamatis, masaya na sila, samantalang ang mga traders po, malaki po ang kinikita. Kaya doon kami talong mga magsasaka.
Doksosi at Ami. Sige. Yung training center sa Ordaneta, hindi ko yan kay ano, Secretary Arcala, si Prosi. Ah, tama. Tama ka. Kasi nung panahon ni Secretary Arcala. Center, no? At yun isa, para at least, lahat na magsasaka, dadalhin na lang doon at ma-eliminate yung traders. Yun ang dapat na gawin, no, ng mga Secretary na Agriculture para at least ma-eliminate, no? Kasi at least yung farmers makakadiretso yun sa ano. Kaya importante yung trading center, yung bagsakan na sinasabi natin. Yes. And ito is at least yung farmers pwedeng mag-display dun sa area, siya na rin magbenta, no? And malaking bagay yon yung ganun na lugar. And nag-away na kami ni ano Secretary Dare, pero maglalagay na siya rito sa Rosales ng trading center din Pero palagay ko tama yun Sendot. Yan ang tama. Family ang bayan. Yan ang ginawa ni nung unang panahon at dapat gayahin din ng kahit na sino. Dahil sabi nga ni Manong Manding na ang laki ng kinikita ng mga traders, may in-between Sa lahat ng negosyo ng agrikultura, yan ang nagiging problema. Kaya nga dapat sa atin, kaya nga ginawa yung mga tulay na yan, dapat may farm to market road tayo para mapabilis ang transaksyon ng bilihan. Yes, so importante yan, no? Importante yung mga ganun na bagay. Kasi yung middleman, negosyante rin yun, pero minsan kasi may mga middleman na malaki masyadong gusto ng kita nila So talaga kawaway mga magsasaka, no? And kung ito is makagawa ng maraming ganun na lugar, at least may alternative yung mga tao na mapupuntahan. Yung bagsakan is a good alternative, no? Para at least baka makagawa yung government ng tulong sa ating mga magsasaka. Magtanong lang ako kay Kamanding. Kamanding, yes, no. Nangyari na ba sa iyo yung halos pamigay mo na lang o nabubulok na yung ampalaya mo? Nangyayari na ba yun? Nangyari yun? Nangyari na po. Kasi nung kailang taon yun, ang alam kong presyohan is 50. Hindi ko binigay po yung ampalaya ko. Tapos, hindi ko nabinta lahat, sir. Hindi ko nabinta lahat, Doc. Tapos, kinabukasan, bumagsak ulit yung presyo. Kaya yung iba nabulok. Yung iba nabulok na po. Tapos pinamigay ko na lang na mura, magkano na lang po yung lakaran nun, 20 na lang. Kaya yun po ang naranasan ko. Sendo, itatanong ko naman sa'yo, wala bang facility na ipinoprovide ng gobyerno o ang private sector na pwede bang i-chill yan o saan pwedeng i-imbak para medyo tumagal ang shelf life niya para naman na ma-preserve natin at hindi naman maging kawawa ang ating mga farmer? Yeah, dati sa panahon ni Secretary Arthur Yap, may mga chill refrigerated siya binabay. Pero ang problema niyan is yung mga LGU rin yung kuryente, yun ang iniisip na mga LGU kaya hindi masyadong nag-click yun dahil yung mga LGU ayaw isaksak. So, walang kuryente. Kasi ang iniisip ng mga tao, siyempre, kung may chill area, maglalagay na lang sila, dapat libre, gano'n, no? Kasi, renovate ng government. Ang problema, siyempre, may kuryente yan araw-araw. May maintenance. Yes. Sinubukan na sa mga LGU, mukhang hindi nag-click yun. Dapat talaga may private na ganun siguro, baka pwedeng para magsugal, no? Ibig sabihin, silang mag-provide. Pero sa LGU, hindi naging successful. Ang daming container. Yung sa Villasis ka, ginawang guardhouse o police
police station po. Pinawang police station. Provide eh. Hiningi natin sa mga sekretaryo rin na mag-provide. Pero ang problema, hindi nag-click eh. Pero yung bagsakan, nakita natin, medyo mas okay yon. Kasi at least eh, yung trading araw-araw. Kamanding, tanong ko naman, di ba, sabi mo, pagkatapos ng aparaya, sinusunod mo yung upo. Yes po. Yan. Ganun din ba ang proseso sa upo, sa pagtatanim ng upo? Araw-araw din ba na lagi mo siyang pupuntahan? Kailangan din ba niya ng maraming tubig? And then yung trading, ganun din ba? Diretso sa bagsakan na ba yan? O paano mo siya binebenta? At pati yung presyo, kamanding, magkano ang upo ngayon? Ang upo ngayon, ma'am, is kanina is four, naglalaro po sa 13, 14, 15 po. Per piraso po kasi ang upo, ma'am. Ah, per piraso. Hindi po per kilo, per piraso. Yung isang bag po, 10 piraso po yon. Kanina po is 13 to 15 lang po ang per piece po. Kaya ang upo naman po, ganun din po ang pag-aalaga sa ampalaya. Kaya lang po, mas kakaunti po ang insecticide po ng upo. Kasi dadalawa lang po ang insecticide nun. Yung kahit yung mga squash bag lang po ang kanya, tapos insekto, kaunti po ang nai-spray. Tapos ang upo po, every other day po ang pitas. Hindi tulad po ng ampalaya na every 5 days. Halimbawa, mamitas ka ngayon, isang araw lang ang pagitan, pitas ulit. Kaya ang upo, mas maiksi po ang buhay kasi po is every other day po ang pitasan niya. Ang pinakaano sa upo, kasi ang binibili sa upo, yung makinis po. Ang makinis yung balat niya, magandang tignan, yun ang kailangan natin alagaan sa upo. Pagka yung upo mo, kasi pag tagal na ng upo, pag tumatagal ang upo kasi mamis po na eh, yung balat niya parang nagpantal-pantal, hindi na po gaanong mabili yung pagka ganun ang upo. Kaya hindi po siya nagtatagal. Kung halimbawa, naka-harvest ka na po ng mga 20 harvest, maganda na po yun sa upo. Kasi after 20 harvest na po is, yun nga sabi ko, magpapantal-pantal na yung kwan, ayaw na po ng mga buyer. Meron din siguro kumukuha, pagka talagang walang upo, pagka talagang ang production is mababa, talagang mapipilitan po yung mga buyer na kukunin. Pero pagka marami ang upo, hindi mo maibibinta na po yung upo mo. Kaya, yun po ang panang upo. Ang upo din po, ganun din po ang pag-abuno. Kaya lang mas kakaunti na pagka natamnan ng ampalaya, after ng ampalaya upo, kakaunti na po ang naisasabog na abuno. Kasi ang dami yung ampalaya, kasi ma'am is kung kailangan magpatubig ka, lalagyan mo siya ng abuno konti-konti para meron siyang kakainin. Kasi pagka hindi mo naman pinakain yung ampalaya mo, mamamaluktot yung bunga. Kaya maraming naisasabog na abuno. Pagkatapos ng upo, doon kakainin na, ay pagkatapos ng ampalaya, kakainin na ng upo yon. Kaya maganda rin ang tanim na, halimbawa pagkatapos, susundan ng upo. Ganun din po. Normal po ba yan na ginagawa, yung magkasunod po ampalaya sa upo? O kayo lang po yung may ganyan? Siguro normal sa akin po. Kasi nga, ang inaano ko doon, mahirap maglagay ng balat, marami pong gastos. Kaya doon na po ako nakakatipid sa balat po. Doon sa mga kawayan, alambre, tsaka yung mga BTF block, yung mga pinang kakapitan ng mga ampalaya, doon po ako nakakatipid. Kaya sinusundan ko po siya ng upo. Mamiminos po ako sa labor. So ang upo eh ang inaano mo is parang lumalabas yung upo mas hindi siya mas ano sa abono, mas konti siya.
Mas kakunti, sir. Mas konti, no? Yung kinakain ng ugat, no? Yung abono. So, ang isang magandang combination, mauna yung ampalaya, tapos after that, yung upo ang susunod. Susunod. Opo. Ganda po. Kasi makakaminis na tayo sa labor yung paglalagay ng mga kawayan. Balag. Balag po, makakaminis na po tayo. Parang, halimbawa, naglabor ka ng 30,000 sa paglalagay ng balag, masisib na po yun. Ang kailangan mo lang bilhin, buto na lang po, at saka, yung halimbawa kung mayroong naputol na kawayan, magre-repair lang po. Ganun po ang ginagawa ko para... Pero paano yung tao, Manong Mandi, yung tao ba ganun din kadami? Yung kagaya ng ampalaya o mas konti na lang? Mas kakaunti po yung sa upo. Pero pagka sa pitasan po, nagdadagdag po tayo ng mamimitas kasi mabigat po ang upo. Oh. Oo nga. Oh. Mabigat, mabigat ang upo. Doon tayo magdadagdag. Yeah. Naman din, ang upo tumitimbang ng 1 kilo hanggang 1 kilo mga 1/4, tama ba? Opo, umabot po ng 1.5, ganun po ang isang piraso ng upo. Yan. Kasi kung minsan kinikilo po namin, 15 hanggang 17 kilos po yung 10 piraso. Kasi Tama din, tanong ko lang, sa mga ibang agricultural products, minsan malikot ang presyo eh. Yan bang ampalaya at saka upo, malikot din? Lingguan ba? Nag-iiba ng presyo o papano? Depende po sa supply po, sir. Kung maraming darating, bagsak po din ang presyo. Pero pagka kakaunti ang delivery, tumataas din po. Ganun po ang konsol po. Pero ang maganda lang nito is mahaba yung time, no? Ang pag-harvest mo. Kaya parang weekly eh, nag-harvest ka. Yung upo daw, ay, sir, ano? Every other day po ang harvest yan. Ah, every other day. Mas matindi, ha? Every other day. Hindi ka pwedeng lumagpas doon kasi titigas na yung upo mo. Kailangan every other day. Ang pitas, hindi ka abot ng 3 days, ganun. Kung tutusin, kung pag-aaralan natin, medyo malit na ang overhead cost mo dahil nagtayo ka ng balag. Yun din ang balag mo sa ampalaya, yun din ang balag mo sa upo. Yung plastic mulch mo, yun din. Nagkakatalaga siguro sa abono, mas maglilesin yung abono mo. Sa likod na lang siguro, at saka yung kalakaran, kung magkano ang magiging presyuhan, tama po ba? Yes po, yun po. Yun po ang iniisip ko na makakaminus po ako sa labor. Yun ang kaya po sinusundan po ng upo ngayon. Yun po. Oh, at least magandang combination, ang palaya, upo. No? At meron ba? Okay. I think magandang ano yan, magandang sa mga farmers natin. Of course, yung mga palaya hindi pwedeng tamnan, no? Inuulit natin, mostly yung mga irrigated area hindi pwede ito. Pero of course, ang inaano natin, itong upo ba, Manong Mandi, ilan nakukuha niyo? Kunyari itong cropping season, ilan ba yung nakukuha niyong harvest na ilang kita ang nakukuha niyo dito sa harvest season? Sa upo po, pagka kahit 10 lang ang presyo ng upo, sir, kikita ka na. Wow. So, kahit 10 pesos lang ang per-peraso, kikita ka na po sa upo. Kasi yung nasabi ko, medyo mas listen na po yung mga ginamit mo. Doon po, kikita ka na doon. Kung halimbawa, tulad dati nung nagpresyo ang upo ng mga 40, masarap ng pakiramdam po. So parang doon ka na lang sa taniman mo. Doon ka na lang mag-stay. Okay, ha? Pagka nag-20, sir, ng presyo ng upo, parang ayaw mo nang iwan yung taniman mo doon. So wala ka nang iisipin na iba, nakafocus ka na lang doon sa kwan.
Kung minsan nga, kahit na madilim na, nandun pa rin ako, tinatawagan na ako ni Mrs. Pinapauwi na po ako. Ganun po. Andi, iniiwanan mo si Mrs. dahil sa upo, ah. Alam mo, Asendo. Asendo, Amy, ganyan ang magsasaka. Alam mo, sa pagtulog, karami naman sa atin magsasaka eh. Karamihan na magsasaka. Bago matulog, iniisip niya na gaganda ba ang panahon bukas? Harvest ba ako? Sisikat ba ang araw? Aani ba ako? Kikita ba ako sa tinanim ko? Sa pinaghirapan ko? Ganyan ang mga magsasaka. Tama po kayo, Doc. Tama po. At least, may good news, no? Kasi yung na-interview natin yung baboy, bad news dahil yung chicken kaya naman. Kaya kasi ito ang alternative, no? Kamandeng. Bagsak din. At least kayo, may good news na gumanda yung presyo. Hindi, tatanong ko lang kung talagang good news. Kamandeng, sa loob ng isang taon, sa loob ng isang taon, panalo, talo sa upo at Sampalaya. Yung inilabas yung puhunan, huwag na natin isama yung pagod dahil tayong mga magsasaka, talagang handa tayong mapagod eh. Basta maitaguyod lang natin ang pamilya natin eh. Sa loob ng isang taon. Panalo po. Yun. Pag-agree na tayo, Kamanding. Agree na tayo dyan. Agree tayo. Grabe, ang ganda ng usapan natin ngayong araw. Talaga po, naniniwala ako maraming na-encourage sa ating mga manonood na magsimula ng tumana, ayan na nga, yung Ampalaya sa kayong upo. Napakagandang idea yung binigay ni Kamanding na after Ampalaya, lagyan mo ng upo kasi para hindi masayang nga yung mga balag, tapos yung mga fertilizer na nilagay natin doon. Sobrang, less gastos po. Tapos ayan, kikita ka ba, di ba? Pero Amy, yung misis siguro medyo nagtatapto. Pagkantali mo ang palaya tsaka upo. Huwag lang po kakalimutan yung pamilya. Okay lang po sa buhay, pero huwag kalimutan yung pamilya. Pero Amy, masaya yung misis kasi yung pera nasa kanya. Kasi po, sa pagtatanim ko po, dyan po nanggaling yung pinanggastos ko sa pag-aaral po ng mga anak ko. Kaya masaya din na po ako na kahit magsasaka lang po ako, natustusan ko naman yung mga pangangailangan po ng mga anak ko. Yun po. Ako po, Kamanding, huwag mo sasabihin magsasaka ka lang. Kasi sa'yo kami kumukuha ng pag-aaral. Dapat proud tayo dyan. Magsasaka ako. Ganon. Okay. Yes po. Kamanding, ikaw ang inspirasyon sa paghahalaman. Pwede bang makita yung kamay mo? Kung talagang ayan. Ito po. Alam mo, Kamanding. Makakapal po ang kalyo. Sa edad mo, hulaan ko, siguro nasa 55-56 anos ka na. Tama ba? 56 po. Tama po. O, tinan mo. Bigyan mo pa ng 2 taon. Dahil naging matagumpay ka at naging masinop ka at masipag ka sa iyong trabaho, yung kamay mong yan ay pipinot, bibilang ka na lang ng pera. Yun. Sana nga po. Basta mag-agree tayo dyan. Agree. Kamanding, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa araw na to. Napakasaya po ng kwentuhang ito. Pero we have only 1 hour para pag-usapan ng ating mga pananim. Maraming salamat po. Sana po sa susunod, makasama po ulit namin kayo. Sana. You're welcome po. Walang anuman po. Okay po. Maraming salamat. Maraming salamat din po, sir, sa paanyanya. Thank you po. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa araw na to. Lagi po natin tandaan, mag-agree na tayo. Mag-agree tayo. Mag-agree na tayo.